Alright. Ayan, good morning everyone. Welcome back to our channel. Today is Friday. At pupunta tayo ng LTO. Kasi expired na yung rehistro natin. Nung ano pa? Nung 14 pa. Na nakaligtaan ko, hindi ko napansin. Akala ko ano pa, next month pa, ngayon na pala September. Buti na lang hindi tayo mabiyahe ngayon, no? Pag may mga checkpoint pa naman, tumitigil tayo. Ano na tayo? Expired na ng ilang araw. So makukonsider to as expired na ng isang taon. Parang ganyan. May penalty yan eh. Considered na as 1 year yung penalty. Pero mura lang naman ang penalty niyan. Mas 100 pesos lang. So, titingnan natin kung mabilis ang registro dito sa Las Piñas. No? Hindi ko pa alam. Last time kasi na nagparehistro ako ng pandemic. Grabe, napakahirap. Hinahanapan pa ng plaka. Eh, imagine mo, wala namang plaka ang binibigay. Saan sila kukuha ng plaka? No? So, yun. Kaya, medyo natagalan tayo magrehistro nun. So ngayon, samahan nyo ako, pupunta tayo ng LTO at magpaparehistro tayo. Tingnan natin ang mga proseso ngayon kasi syempre nagbabago-bago, no? At hindi tayo syempre magpapapixer kasi nga, sa alam nyo ba sa pixer gagastos ka lang dyan ng additional, pero ganun din naman, no? Napaka basic lang ng pagpaparehistro. Punta ka lang ng window, no? Madali lang. Emission, insurance, yun lang. Tapos after nun, magbabayad ka na. So eto nga pala, pag may mga tanong kasing iba eh, pag expired ka na, pwede pa bang gamitin ang motor, no? Meron pa bang ano yan, tawag ito, extension. So, wala na po mga master. Expired is expired. Yun na po yun. Pwede mo lang siyang gamitin, i-drive papunta mismo sa LTO. No? Yun lang. Pero kung sasakyan mo siya kung saan saan, hindi na po pwede yun. Saka pag expired na ang rehistro mo, no, at na-involve ka sa isang aksidente, o kahit anong klaseng disgrasya dyan, talo ka. Kasi na mirpak na expired ka, dapat wala sa kalsada yung sasakyan. Yan ang kasagutan sa mga tanong nyo. Huwag na masyado makulit. Paano naman pag nahuli ka? No, wala ba, papunta ka ng LTO, nahuli ka ng isang deputized LTO. O ano man. Sabihin mo lang yung totoo na kaya mo dala-dala yung motor kasi pupunta ka ng LTO. Magpaparehistro ka. O totoong magpaparehistro ka. No? And pwede ka nilang samahan kung talagang ayaw nilang maniwala. Ayun. Kasi syempre, hindi naman po pwede na hindi mo dalhin yung sasakyan kung magpaparehistro ka. Kasi nga, syempre, emission yan, di ba? Although, wala na ngang stencil kasi tinanggal na yung stencil. No? So, yun. Yun lang, master. Huwag kayo matakot. Huwag kayo magpapagulang sa mga buhaya sa kalsada. Ay, kunti lang. Kunti lang. Ay, lintik. May dress code pala dito. Tenga. May dress code. Balik. Wala, papicture na lang tayo. Hindi ako nakapantalon eh. Nakashort lang ako. Tayo ko na lang yung ano, checking ng plaka. Tayo ay yung pila sa unang linya. Ayun oh, may nakalagay diyan parabola, may license sa kare, may doon. Ganun pa rin. Oh,
exit dito, right? Okay, so yun na nga mga master na ano na. Na-authenticate na. As usual, wala pa rin tayong plaka. Pupunta tayo ngayon ng emission testing. Papa-emission na tayo. And then, after natin mag-emission, magbabayad na tayo ng rehistro. So, yun. Yun lang yung proseso. Mabilis lang naman magparehistro. Ang ano, tawag nito, ang bayad sa insurance is 650. So, pupunta tayo ng emission testing. Dito na pala yung ano, driving school, driving. Okay, so ayan. Pupunta tayo ng emission testing. Kasi dun sa loob, ano, tawag nito, ang dami, siksikan. So, dito tayo sa emission testing dito. Magkano ba pa emission? So, malalaman natin ha, kung magkano ang emission testing. Emission! Ah, dito ba? Ala ko dito eh. Dito pala. Okay. Sige. Okay, naligaw pa ako. Pinakadulo kaliwa. Wala pang plaka din until now. Wala nang pag-asa magka-plaka yan. Okay. Patapos na. Oh, awasan ko si sir. Ito pala yan. Pasato na rin yung boss namin, sir. Oh, yan. Yan, so tapos na tayo mag-emission. Okay. Sige, salamat. Sir, pag may pagkakataon, pasyal ka ulit dito na. Oo, sige, pag may pinarehistro ulit akong motor. Thank you. Salamat, boss. Thank you po. Okay. Alright, so pasado tayo sa lahat, no? Pinatesting ko yung motor. Tinesting na dyan. Actually, emission lang yung dapat na gagawin, pero ayun, tinesting nila lahat. Ano ba tawag yun? Nakalimutan ko na. Yung naging issue dati. Pero ngayon, inisa na lang nila, no? Sinama na nila sa emission testing yung checking ng motor. So yun, pasado naman lahat. Wala namang issue yung motor natin. So, babalik na tayo ng LTO ngayon kasi magpaparehistro na tayo. Rehistro na, mabayaran natin. Ang binayaran ko dyan sa emission testing is 560. 560 sa emission, 650 sa insurance, and then, eto, rehistro na. So, nakakaano na tayo, ah? Nakaka 1,200 na. Tama ba? 560? O, tama. 1-2 na. Okay. Balik. Paparehistro na tayo. Okay na to. So, pupunta na tayo ng cashier. Hello. Mistag na ako sa basket po. Ang bayad na kailangan natin, 2010. Ano ba na yun? Pakahanda po pa tayo. Tingnan po tayo para hindi pa kayo magkakapalita ng papel. Yung pong stamp, pakinulog sa basket. Alan Napoles, 2,310. Yung na yun. Hernando Eusebio, 3,710. Tapos sa tayo magrehistro at napakabilis lang ng rehistro natin. At napansin ko, babalo ng binayaran ko, 257 lang sa rehistro mismo. Unlike dati, nasa 500 pesos. So, ang laki na binaba ah. So, ang total na gastos natin is 650 sa insurance, 560 sa
sa ano, sa yun yun sa smoke, tsaka yung ano yung tawag doon, MI something tawag, para mas maliwanag, no. Ito yung Motor Vehicle Inspection Center sa MBIS, MBIC. O, basta ganun na yun. Na hindi naman, ano, hindi naman compulsory, no? Optional. 560, so nakaka-ano na tayo. 1, 2. Tapos ito, 257 pesos. Ayan. So, ganito na kalaki ngayon ang inyong rehistro. Pakalaki na, diba? So, isang typewriting na. Ayan. So, yan po mga master. At itatabi na natin to. Yan lang ang ating ano ngayon. So, napaka bilis ng rehistro ngayon. Yan lang. Hindi mo na kailangan mag-fixer. So, yan yung gastos natin. Hindi naman tayo umabot ng malaki. Kung mag-fixer ka, abot ka dyan mga 2,000 plus. Diba? Eh, kung normal na ano lang, hindi na. Kaya I suggest dun sa mga kapwa natin motorista, no, huwag kayong magpipixer kasi napakadali lang magparehistro, no, ang bilis na, wala nang ano ngayon, wala nang maraming mga scam. So yun, tapos agad tayo, isang oras lang pumunta ako dito ng alas 9. O, magdadalawang oras lang kasi nga ano, may pila din syempre. Pero kahit na, 'di ba? Tapos na 'yung rehistro natin. Ayan, ang gastos natin na sabi ko naman, no. 650 insurance, 560 sa MBIS kasama ng emission noon. Tapos 258 sa rehistro mismo. Na nagulat ako, ang laki ng binaba ng rehistro natin. Sobra. So, ayan, gumastos lang tayo ng nasa 1.5 lang siguro, tama ba ako? O, mga ganun lang, wala pa. Pakicompute na lang. Medyo, ano, mahina ako sa mat. Okay, pwede na tayo mag-ride ulit sa buong Pilipinas. shout out sa mga ano, sa mga taga 3SM, no, ang babait nila. Yung MBIS doon na ano, na kinuna natin. Pinagganuhan natin. At least na check din nila yung motor condition ng motor natin, which is lahat naman pasado, wala namang bumagsak doon. At saka pag naka MBIS ka pala, diretso na yon, wala nang inspection. So yun lang, hanggang sa kasi nagkaroon ng issue yung MBIS na yan, no, ng mga nakaraan. So ngayon okay na, no, inaayos na nila. So mababa na, mababa na babayaran nyo. And wala nang kagaya nung dati na pabalik-balik system. Alright, so yun lang mga master ang ating adventure sa pagpaparehistro. Actually, oops, yun lang ang ating ano ngayon, vlog. Napaka-importante syempre dun sa mga ano, parehistro na kayo, no? Kala nyo magpapapixer ako, ha? Hindi ako magpapapixer. Ay, kita ka na tayo sa Sunday. Lakas ng loob ko ngayon. Meron tayong ano, rehistro. Hahaha.